No. Hello po sa inyo, internationally, diba? Dahil yan sa Facebook Live natin, na DZRH News Television, at syempre sa DZRHnews.com, at sa ating YouTube channel. Ayan, sa ating mga manonood, hello po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Siyempre, ako rin ho, dalangin ho namin talaga na sana'y umulan pa ng pera. Ayo! Malapit ng Pasko pa. Correct! Oh. Dapat maraming biyayang dumating na sa atin. Sa mga nakakaramdam po, isama niyo na ang pangalan namin. Pagpadala na po kayo dito. Hello po sa inyo. Ayaw, malapit na magpasko ha. Oh, ikaw ba, Justice Sunny eh? Medyo may ano ka na ba? May naiipon ka ng pangregalo sa inyong mga... Sa ngayon ay justice pa tayo. Pinag-iipunan pa? Justice pa muna tayo. Oo, pinag-iipunan pa. Medyo mahirap ang buhay ngayon. Sana maintindihan ng ating mga inaanak yan. Ubus na yung pondo na gamit na nung nakaraan pang taon. Oo, pero hindi nila palalampasin yan. Hindi pwedeng ganun. Pero magpakilala muna tayo, partner. Siyempre, kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Vian Dacles. Ito pa rin po inyong host. Kasama ko pa rin si Sunny Gasulio po. Hello po sa inyo at ito pa rin po ang programang Legal Minds! Sa tito na, partner. Yeah, ito medyo maganda kasi, yung topic natin ngayon. So introduce na natin agad ang ating kasama. Yeah, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa, ha? At narito na po ating si Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga televiewers natin sa Legal Minds, DZRH Television. Ayan, bongga-bongga. Isa na namang episode po ito, isang magandang usapin, tatalakayin po namin ngayon. At naging controversial to, partner, ha, noong mga panahon ng... Hello, yes, Garcia. Natatandaan niyo ba yan? Hello, baby. Hello, Garcia. Pero naging controversial talaga ito. Mainit ang usapin na to dati. At ito ay konektado sa election din, di ba? Kapag dumarating at sumasapit yung election, ito po, napakalaking issue ito. Dahil ang topic natin for today na pag-uusapan natin together with Attorney Mark. Resign na natin. Ay, ito na. At ano-ano ha, ang ating topic is anti-wiretapping law. Ayan. O sige, ito na. Babasahin ko na ang ating hashtag HQOTD. Ito yung nagpadala sa atin sa ating Facebook page. At ang sabi niya, magandang araw po. Gusto ko lamang pong maliwanagan kung ano po ba ang sinasabi sa anti-wiretapping law na muli ko na namang naririnig sa mga balita. Paano po ba maikukonsiderang biktima ka ng wiretapping at ano-ano po ba ang pasok sa batas na ito? Ano-ano po ba ang mga medium for communication ang sakop ng batas na ito at paano po ba mapapanagot ang mga taong guilty dito? Ano po ang maaari nilang kaharaping parusa? Ay, mukhang updated siya lagi sa balita. Wiretapping law, actually, applicable yan pag nakinig ka, disposto ka eh. Nakinig ka, ni-record mo, or kahit possession lang ng CD. Ng, for example, kailangan private communication. So, yung topic is about public communications, hindi applicable dito. Yung private lang, for example, yung usapan yung dalawa, ng boyfriend mo. Tapos may nakikinig pala sa linya. Private communication. So yung issue about Hello Garcia, hindi applicable dito yun. Kasi hindi naman yung private communication. It involves election. So hindi yung private. Kasi private communication. Private lang, sabi ng batas. And kailangan pasok yun pag isa. Kailangan pag yung dalawa, for example, pag ni-record mo yung conversation nilang dalawa, pero authorized ka ng isang tao na yon. For example, si Vian at saka si Pedro. Nag-usap silang dalawa. I was authorized by Vian na i-record ko yon. Pero hindi ako in-authorized ni Pedro. Hindi alam ni Pedro. Am I liable for anti-wiretapping law? Yes. Kasi kailangan, in order not to be liable, kailangan si Pedro at saka si Vian i-authorize ako na i-record yung private communication nila. Pag si Vian lang nag-authorize sa akin, hindi si Pedro, pasok ang anti-wiretapping law. Hindi lang yung mag-record, mere possession. Kahit hindi ikaw nag-record, for example, ni-record ko yung usapan nila. Tapos yung CD, binigay ko ni Justice Sunny. Oo, nakay Justice Sunny. Mere possession is only the crime.
Bawal ka rin pala. Yes, possession lang ng CD na yun. Mm. Na na-record mo, na-record mo yung private communication nila. Pero ang tanong dyan, paano naman yung mga evidence sa mga criminal investigation? Correct! Diba? Criminal investigation, civil case investigation, yung mga kaso sa court. Mm-hmm. Paano naman yun? Pinipresent pa talaga yun. Paano naman yun? So, exempted ba yan? Yes, exempted yun. Pero may mga condition. Mm. Una, for the reason yes, of? Una, for example, if you are a public official, NBI, police ka, kailangan ka munang mag-apply, mag-file ng application sa court. Ibig sabihin, attorney ka, hindi lang basta authority ka, may karapatan ka. Yes, pwede. Kailangan ka munang kumuha ng... May request pa pala yan. Yes, kumuha ka muna ng application. Parang kumuha ka ng warrant of arrest. Application sa court. Mm-hmm. Kailangan based on probable cause. Mm-hmm. Then the court, pag may probable cause, will issue that order. Mm-hmm. But yung order kailangan nakalagay doon, hindi general order. Kailangan yung order na yun naka-identified. Sino lang ang pwedeng... pwedeng kunan or i-record yung boses. Mm-hmm. Sino ang public official or officer na pwedeng mag-record? Mm-hmm. Ilang period dapat nakalagay? 10 days lang ba? 20 days? Pwede siya authorize siya. Oh, okay. And kailangan, ano bang basihan? Oh, kailangan may reason mo? Kailangan may alleged crime na involved doon. So yun lang pwede. So hindi pwede, for example, you're a police officer, magaling ka sa cell computer o sa ano yung cell sa telecommunication yung record mo yung landline ni isang tao doon isang hindi pwede yun. Hindi pwede. So kahit na criminal cases yun, kahit na for example yung conversation nila nagdeal sila ng droga. Basta private yun, hindi pwedeng i-save yun kasi why? Because kahit na may tinatawag tayong right to privacy. Kasama kasi natin yun eh. We have tinatawag na right to privacy. So kung may mga chismis kayo pinag-uusapan doon, huwag niyo i-record. Kasi mere possession is a crime. Mm-hmm. And alam ba yung kulong doon? 6 months up to 6 years ang kulong doon. Tapos, if you are a public official, for example, you're an NBI agent, police, or kahit na anong position mo sa government, perpetual disqualification. Ay, really? Ibig sabihin, buong buhay mo, hindi ka na pwedeng tumakbo. Hindi ka na pwedeng maging empleyado sa government. Ng anong posisyon. Oo, ganun yan. Grabe pala. Yan ba ang dahilan bakit yung mga naging controversial noon na mga prenisent tungkol sa nagginamitan di umano ng wiretapping? Alam ba yung wiretapping? Lahat ng mga evidence na nakuha in violation of the anti-wiretapping law, hindi magagamit as evidence. Inadmissible as evidence. Even if, attorney, masasabi natin na talagang... posible sanang magamit ito at magandang ebidensya. Oo. Inadmissible sa ebidensya yun. Talaga, attorney. Yung iba pa nga, natatandaan ko doon sa Congress, in-on-the-air pa nila. Pinakinggan nila yun. Oo, oh, so, yan eh. Sayang. Oo. So, hindi magagamit yun as evidence. Mm-hmm. Oo, hindi yun. Ano yun, attorney, even if para to sa kapakanan ng publiko? Kasi may tinatawag na freedom of privacy. Mm-hmm. So, a right to privacy. Mm-hmm. Of course, kasi kung wala tayong mga right na yan, kung palagi nilang... Kasi ang government is very powerful. So, how to limit the power of the government? Yung Bill of Rights natin sa ating saligang batas. Mm-hmm. And one of that, yung tinatawag natin right to privacy. Mm-hmm. Wala lang karapatan ng government, makikialam ko yung mga personal issues mo dyan. Mm-hmm. Ang may part lang government, kung it involves public interest. Di ba? Like, for example, yung sa... yung relationship ninyong mag-asawa, mm-hmm. O yan, may karapatan ba ang government makialam sa relationship ninyong mag-asawa? May tinatawag tayong internal aspect and external aspect in family cases. Ano ba yung internal aspect? Yung internal aspect, yung for example, anong schedule nyo mag-aadyan? Maglabing-labing ang asawa mo? May karapatan ba ang government na makialam? Paano kung ang asawa mo ayaw nang magsipin sa'yo? Pwede ka bang magsubo sa government na yung asawa ko ayaw na sa akin? Pwede ba ganun? That's internal aspect. So, ang government hindi makialam kasi that's part of right to privacy. That's private. Oh, pero, pag it involves na tinatawag na support, yan, makialam ng government doon kasi may batas na. May batas. Obligasyon mo bilang asawa, obligasyon mo bilang tatay, obligasyon mo bilang nanay, yun, pwede na yun. Mm-hmm. Yung tinatawag na issues about the legality of marriage, yun, makialam ang government. Mm-hmm. For yung mga schedule nyo magsisipin doon, ganun, so, or yung nagmamahal, minahal mo ba yung asawa mo, or yung anak mo, minahal mo ba? Mm-hmm. In this case, yung tinatawag na pagmamahal,
hindi dapat nakialam ang government doon. Mm. Because that is part yun of freedom or yun yung right to privacy. Mm-hmm. Pero yung obligasyon na ang pinag-uusapan, doon makialam ang government. Mm. So same din ito. Sa wiretapping. Anti-wiretapping law, is it involves freedom of right to privacy. Mm-hmm. So hindi dapat makikialam ang government doon. Mm-hmm. Wala ba exemption yun, attorney? Sa yung freedom, right to privacy, walang mga exemption. May exception ang right to privacy. If yung ginagawa mo affects public interest, affects, for example, yung asawa mo, sinasaktan mo na. Mm-hmm. Sabi mo ba, asawa ko to, right to privacy, huwag kayo makialam, hindi pwede yun. Because yung panununtok, you are already violating a law. Mm-hmm. May batas. For example, kung yung pinag-uusapan yung pagmamahal mo, pwede ba yung asawa mo mag-file ng kaso sa court na pipilitin yung husband niya na mahalin siya? Pwede ba yun? Wow, may batas nga bang gano'n? Pwede ba gano'n? Pilitin mo akong mahalin ako. Oh, for example, yung mag-asawa, si Juan at saka si, si Maria, mag-asawa, ayaw na ni Maria ni Juan. Si Juan, pwede ba mag-file ng kaso sa court para pilitin si Maria na mahalin siya? Hindi. Kasi yung pagmamahal, it involves right to privacy. Hindi kasama yun. Private pero, na yun. Pag may anak sila, hindi nagsusupport si Juan, hindi nagsusupport si Maria, yun, pasok ng government doon. Kasi may batas tayo that involves yung tinatawag na support, yung tinatawag na obligasyon mo bilang asawa, bilang magulang, o gano'n, kasama na yun. Kung sinuntok mo yung asawa mo, or pinapahiya mo yung husband mo, may batas na. So pwede na ang government makialam. So don't forget, yung right to privacy, hindi yun absolute. May limitasyon ang right to privacy. Same also itong wiretapping, it involves the relationship ng batas about right to privacy, yung wiretapping. But kung ang pinag-uusapan lang dito sa wiretapping is private communication. So yung mga komunikasyon na hindi private at involves public interest, pwede na kasi ang batas very clear. Private communication, clear yung sinabi ng batas. And kailangan, para hindi ka maging liable ng wiretapping, kailangan all the parties involved in that communication should give authority. May word na all. Ibig sabihin, kung isa lang ang nag-authorize sa'yo na makichismis doon, makikinig, tapos nirecord mo pa yung pinag-uusapan nila, yun, liable ka na ng anti-wiretapping law kahit inauthorize ka ng isang tao. Pero kung silang dalawa ang nag-authorize sa'yo, walang problema yun. Lusot ka doon. Sa media, yes. Mayroon mga pagkakataon na pinakikinggan yun. Pero like in this case, nag-usap tayo. This is not private communication because we are nasa TV tayo. So hindi to pwedeng i-demanda natin yung tao diyan, ni-recording isang tao diyan, yung isang chismoso diyan, ni-record yung pinag-usapan natin because this is not private communication. This is for public consumption to. For yung pinag-uusapan tayong dalawa, nag-usap tayong dalawa, may chismosong tao doon, ni-record, ayan. Pwede natin i-demanda yun. May kaso na yun. Attorney, speaking of recording, ano ba yung mga klase ng communication na pasok sa anti-wiretapping law? Yung anti-wiretapping is actually is 1940s or 1960s pa ito na batas. Matagal na. So wala pa yung mga video, hindi kasama ang video dito. Sa ibang kaso yung video. We are talking here of recording. Ni-record mo yung boses. Normally, it's voice recording. Voice recording or kahit cellphone, pero ni-record yung boses mo. That is already in violation of anti-wiretapping law. Basta ang pinag-uusapan dito, recording of the voice, hindi yung video. Kasi pag video, ibang batas yun. So, pwedeng video voyeurism act o yung mga ganon. So, in violation of your mga ibang batas yun. But we are talking here of wiretapping. So, ibig sabihin, nakikinig. Nakikinig ka lang. Hindi mo ginamit yung mata mo. Diba? Kasi voice sabi ng batas, hearing. Recording. Ang recording of the voice. So, ibig sabihin, hindi mo ginamit ang mata mo. Pinakinggan mo lang. Parang ganun lang yun. Paano yung attorney, kunwari kagaya ng sabihin natin Skype? Mag-uusap sila through Skype. Tapos masyado siyang matalino. Nagawa niya na ma-intercept yung communication. At napapakinggan niya. Pasok din yun, attorney. Hindi. For example, ikaw, Vienna. Example natin, Vienna. Dito sama. Ikaw at saka yung isang kausap mo sa Skype. Nag-usap kayong dalawa.
Pero hindi mo alam na ni-record pala niya yung pinag-uusapan ninyo. Anti-wiretapping law din yun. Pasok din yun. Even the party of the communication can be liable of the anti-wiretapping law. Di ba? Kasi, first, inauthorized mo ba siya? Hindi. Pero inauthorized niya yung sarili niya. Di ba? So, sabi ng batas, in order to be that liable of the anti-wiretapping law, all parties must give authority. In this case, sino nagbigay ng authority? Siya lang. Inauthorized niya ang sarili niya. Pero hindi mo siya inauthorize na i-record mo yun. I-record niya yun. So, pwede yun. So, for the purpose na hindi ka maging guilty dito, dapat itanong mo muna doon sa kabilang party na okay lang ba i-record natin yung usapan natin. But for public consumption lang, for example, ni-record mo, tapos hindi mo naman pinalabas, adi, walang problema yun. Problema kung malaman mo yun. Lalo na pag nalaman ng buong mundo, kasi pinapublish mo gano'n. So yun. For example, ni-record niya yung pinag-uusapan ninyo, tapos hindi naman niya doon lang, for documentary purposes lang, walang krimen yun. Pero pag nalaman ng buong mundo or yung ibang tao, ni-replay, di ba? Pinapakinggan sa ibang tao, yun, pasok ang anti-wiretapping law. Tapos kanina, attorney, nabanggit mo na the mere possession of the recording is ano din, it's guilty ka na rin. It's already a crime. Another crime yun. Pero ano yun, attorney, kahit wala kang, kahit hindi mo naisip na ilabas pa yun, as in tinago mo lang talaga? Mere possession is already a crime in anti-wiretapping law. Kasi sabi ng batas, possession of the recorded CD, for example, recorded communication, private communication. So, pasok na doon yung anti-wiretapping law. Pero kung binigyan mo siya ng permit? Ano yung problema? Dalawa kayo. Basta dalawa. Dalawang party. Both parties must give authority. Tapos hawak-hawak mo. Wala yun. Basta at least both parties. Kasi this is part of privacy. Kasi yung privacy kasi in a democratic country, we are parang binigyan natin ng halaga ang privacy natin. Correct. Kahit nasa normally, daming mga chismoso natin mga kababayan. Di ba? Normal yan. Pinag-uusapan yung buhay ng ibang buhay. Oo. Pero yung privacy natin, hinahalagahan natin yun. Yeah? And that is very expensive. Expensive than any other else. Yung privacy mo. Correct. Medyo complicated to. Pero ito, attorney, siguro medyo kailangan nating i-level up itong anti-wiretapping mo. Kasi sa dami ng dumarating na innovation sa technology. That's why, yung anti-wiretapping law, kailangan natin i-relate yun sa Video Voyeurism Act, yung anti-pornography law, so yung mga ganun. So, kasi yung anti-wiretapping is only, yung involved lang yung mga telephone. Dati, yes. Yung ba, yung telephone, mag-ganun-ganun ka pa? Yung telephone mo? Iikot pa. Dinadayal-dayal pa yun dati. Balik naman, ganun naman. Correct. So, yun applicable yung anti-wiretapping law. Ngayon, iba na, text-text na eh. Diba? Iba na yun. So, kailangan medyo i-revise din siguro. I-revise na yun or... Para sumabay sa panahon. O kailangan natin i-relate yung anti-wiretapping sa other ng mga batas. Yung mga bagong batas na pinag-uusapan natin before. Alright. So, ibang-ibang klase na talaga ngayon. Correct. Malayo na tayo. Kasi yung technology natin talagang nagbabago kasi. At ang bilis magbago. Ah. Even the cellphone, parang in a month, may bago na naman. Diba? So, kailangan niya sumabay din. Nakikita ko sa'yo, every month, meron kang bagong cellphone. Wow! How I wish, diba? Meron din ako. Ayan, para dun sa nagpadala sa atin ng kanyang katanungan, ito, at dun sa mga medyo may issue na katulad nito, dahil marami daw chismoso sa kanilang paligid. Paano ba marireach itong si attorney? Yes, kung may problema kayo sa batas, you can visit my website sa www.marktorintinolaw.com or sa Facebook page po natin, you can like and message my Facebook page sa facebook.com/marktorintinolaw. Sa landline natin within Metro Manila, pwede kayong tumawag sa 209-6203. I repeat po, 209-6203 or mobile number natin, pwede kayo mag-text, natawag, or sa mga OFW, Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Sa mga bansa naman, sa mga kababayan natin na naka-block yung ibang mga application, pwede kayo sa Skype sa Mark Tolentino.
So, MarkTolentino. Skype yon. Yung naka-Amerikana ako yon. Ayun. Oo, hindi po yung naka-t-shirt dahil naka-Amerikana po yun. Oo, di... At saka si attorney kasi, di ba, attorney nagbibigay kayo ng free legal advice. Yes, ayan. Free legal advice. Tatawag lang po kayo, makipag-appointment. And sa schedule natin, pupunta kayo sa office natin, wala kayong babayaran, free legal advice. Oo, oh, tandaan yan ha, kasi baka biglang may sabi, oh, may nangihingi sa amin. Gato. Alam pero minsan yan, may nagbibigay sa akin ng suman, itlog. Tumatanggap po si attorney yan. Ganyan talaga eh. Kung anong delicacies niya. Last time, may nagbibigay sa akin suka. Wow! Oh, vinegar, yung natural ano, vinegar. Pinakurat ba yan? Pinakurat yun. Oo, galing sa Ilocos or Pangasinan. Oh, yeah. Sarap yan, ha? O yan. O, para doon sa mga kababayan pa natin na may katanungan pa, pwede nyo rin po yung ipadala sa amin. Padala ano, email. Email or, na lang i-post nyo po yan sa aming Facebook page sa DZRH News Television at lagyan nyo lamang po ng hashtag HQOTV para mas mabilis po namin yung makita. Uh-huh. Alright, maraming salamat pa rin, attorney, sa pagpapaliwanag sa atin ng tungkol sa anti-wiretapping law. Sana ay naliwanagan kayo at saka alam niyo na kung ano yung privacy niyo. Kasi mahalaga yan. Ang karapatan ninyo. Correct, oo. At kung paano niyo ipaglalaban ang inyong karapatan. Ayan. Medyo short na ang oras natin, partner. Again, wala na tayong pagkakataon. Doon siyempre, magpapaalam na naman. Magpaalam muna tayo sa ating mga viewers, partner, doon sa mga masugid nating taga-panood at taga-pakinig. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay at pagtutok sa aming programa. At siyempre, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ano ho, sa pagtitiwala sa ninyo. Pero gusto ko pa rin kayo i-remind doon sa aming network, no? Sa cable network na Signal is Channel 18 and doon sa Sky is 129. Siyempre sa cable link is Channel 3 at sa ating mga provincial partners sa kanilang cable channels dyan. Ayan. Iba-iba kasi yung channel eh. Depende sa lugar. So, hello na lang sa inyo dyan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At kami pa rin po ang inyong nakasama hanggang sa susunod na episode. Ako pa rin po si Gian Dacles. Ito pa rin po si Sunny Casulla hanggang sa susunod. Ayan. Hanggang sa susunod po. Magkita-kita tayo muli dito lamang sa Legal Vibes! Bye!